So let us pray. Dear God, thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are to link our knowledge and time with one another in this webinar. May you extend your divine wisdom to our speaker, Sir Boots Gaygay. So dear God, we glorify you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. May you send forth your divine wisdom to our speakers as they impart effectively their God-given gift to all of us. May they be blessed as they continue to share their expertise to the people who needs them. Bless the participants as well, so that they would be able to obtain vital information from this activity. May you send forth your Holy Spirit so that after this webinar, we may share what we learned in the spirit of your love and generosity, especially during these trying times. May we be able to bring glory to you, Lord, in everything that we do. Amen. Thank you very much. So please be seated. To our secondary school principal 2, Dr. Roger Yubo, our head teacher 3, Madam Edna A. Lacerona, grade level coordinators of the senior high school department, work immersion teacher, let's give a hand to Sir Jomar S. Lingan, who is always ready at all times in preparing this kind of activity. Thank you so much, sir, for this wonderful webinar you have extended to our students. So our participants in this webinar, please be reminded that in the activity like this, are rules to follow. Of course, we need to consider our online etiquette. Number one, be on time. Second, mute your microphone when you are not recognized to speak. Number three, respect the speaker by listening attentively. Number four, if you have questions, please use the chat box for the moderator to note it. Number five, observe proper dress code on a video conference as a sign of respect to the speakers and fellow attendees. Check your internet connection, your headset, microphone, camera. Stay focused, avoid multitasking. Prepare for a backup plan. Number nine, just speak at the normal level. Number 10, not leave the conference room without permission from the speaker, from the moderator, and of course, your work immersion teacher. So please be reminded also, my dear students, prepare your notes and pen because right after the presentation of the topics and discussion, I'll be sending you an online quiz regarding the topic discussed by our resource speaker. You must obtain at least 75% score for you to generate your certificate in your email address. Okay? Is that clear? Yes. Very attentive ang ating mga estudyante ng kalawagan, especially the UM students in the senior high school. And now, it's my pride and honor to introduce to you our resource speaker. Our speaker, of course, a very talented guidance counselor of Kalawagan Dakkel National High School, Maine. He finished Bachelor of Science in Psychology at University of La Salle, Santiago City, Sabela. He has been in 12 years in service as a guidance counselor, married, and with 2 children. Ladies and gentlemen, I give you our resource speaker,
Sir Wilkin Booth Gaygay. Let's give him a round of applause, please. Ini share kan data. Wait. Hello. Okay na. Okay na. Dapat okay. May audio. Okay, so ayan. Pag-usapan natin ang tungkol dito sa kwan. Since hindi na tayo magkikita, I mean hindi makita. Hindi na tayo magkakandak ng exit interview since hindi para pwede ang ano, face-to-face interaction. So I will just be giving you this important information regarding career. So kung mapapansin natin, ba't career ka agad, no? Hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin ang kukunin na course? Bakit hindi course? Bakit career? So ganito kasi yun. Mas maganda kasi na gamitin natin ang term na career kasi ito na yung magiging future ninyo instead na course. Kasi pag course lang, medyo mababaw kasi siya. So, yon ang dahilan kung bakit kaming mga career advocate ay ginagamit ang term na career kesa course or kurso. So, yon. Pag-usapan muna natin kung ano ang career coaching. So tinuturo ba ang pag-select or pag-choose ng career? Of course, hindi naman siya itinuturo actually na literal, pero pwede natin siyang aralin at pagplanuhan. Okay, so career coaching is a bridge between school and work. So siya ang nagbibigay ng tulay sa school at trabaho or work. Okay, so yan. It assists young adults in choosing an appropriate and sensible career. Okay. Eto. Nababasa naman siguro ninyo ano. So, karamihan kasi or kadalasan kasi ang pamimili ng career ay medyo hindi natin binibigyan ng importansya or importance. So, choosing a career is one of the most important decision a person will ever make. So, nakakalungkot lang isipin minsan na medyo hindi natin ganun sineseryoso or ganun, hindi tayo ganun kaseryoso sa pagpili ng karera or career. So, wala tayong guide. No? So, it's very important for us to be guided in making a career choice. Okay. Familiar naman siguro tayo dito sa RIASEC test na ito kasi may ESP9 naman tayo. No. So na-introduce naman sa atin ang RIASEC test or the interest test. So bakit kailangan nating alamin ang interest natin or kailangan nating alamin ang mga hilig natin? Well, basically nakakatulong kasi ito sa sa pag-alam ng interest mo no sa trabaho in the field of work or world of work. So it is a commonly used test to determine a career interest. So yon.
Later on siguro, magbibigay ako ng sample ng RIASEC test or interest test. Pero hindi muna sa ngayon kasi yun nga. Due to lack of material time siguro, limitado lang yung oras natin. So, yun. At least, na-introduce ko sa inyo ang RIASEC. Okay. So, ito yung summary niya. RIASEC stands for Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional. So, kung maaalala natin nung tayo ay nasa grade 9, in-explain naman ni teacher kung anong ibig sabihin ng RIASEC test. Medyo pasadahan lang natin ng konti. So, aside from RIASEC test, meron pa tayong other types of test, which is the personality type test. Ang personality type test, hindi ko lang maalala kung ito ay na-introduce nung grade 9. Parang wala yata. Hindi yata na-include sa module ng grade 9. ESP. So, eto, bibigyan ko lang kayo ng idea kung anong personality type test. So, it helps students identify their personality type based on their self-development and interaction with others. So, bakit natin kailangang alamin kung ano ang type ng personality natin? Well, basically, ito kasi ang isang factor na nakaka-apekto sa pagpili natin ng career. So, kung tayo ay masyadong hayain, eh, hindi tayo pwedeng kumuha ng mga career or trabaho na medyo nangangailangan ng crowd exposure. So, karamihan ng mga ganitong tao na hindi ayaw ma-expose ay pinipiling magtrabaho or magkaroon ng career na mga sila lang. Okay? Mga walang kahalubilo, lonely sila. Boring naman siguro yon, no? Pero ewan ko lang sa inyo. Well, sa Humes kasi, expected sa inyo, no? Dahil humanities ito, it is expected for you na kayo ay smart, people smart. Kasi hindi ka naman nakukuha ng humanities eh kung ikaw ay loner type, no? Or ayaw mong ma-expose sa ibang tao. So expected sa atin yan. Kasi ang later on, kapag tayo ay nagpursunong karir na nakalinya sa humanities, talagang may expose talaga tayo sa tao at kailangan nating maghihalubilo or magkakaroon ng interaction with others. Pag-usapan natin yan later on. Okay. Ang values test, hindi ko din sure ano kung na-include sa ESP9 ito. Pero I think yes, included ito. Kung maalala ninyo. Okay. Kung merong personality test, meron din tayong tinatawag na values test. Ano ang values test na ito? So, ito ay nakakatulong sa mga estudyante para alamin nila ang kanilang traits. Okay? Kung ano ang value na meron ka, nakaka-apekto 'yon ng malaki sa career mo. So magkaiba 'yon, ha, magkaibang personality, magkaiba ang values sa personality. So hindi parehas 'yon. They are different animals, pero medyo magkamuka, more magkahawig sila. Okay. Anong objective nito? So it determines students' personal traits and values, give examples of how these traits affect their personal life. So medyo personal na ito. And then, skill test. Ayan. Kasali ito sa ESP9, sa skill test. Maalala ninyo. Okay? So, it helps students understand the importance of skills in school and at work. Kung ano yung mga kakayahan mo nung ikaw ay nag-aaral pa or habang nag-aaral ka, yun kasi ang mahahasa na skill mo para ipe-prepare ka sa trabaho. Okay? Kaya nga kayo kumuha ng humanities dahil gusto nyong mahasa or ma-develop yung skills ninyo sa human interaction or social interaction para maging effective kayo kapag kayo na ay nasa nakalinya na sa karir ninyo or trabaho or work. So yun. Importante po kasi ito.
And then, okay. Basahan na lang natin. So, i-rate ninyo yung skill mastery ninyo. Nakita naman natin ang mga result nung tayo ay gumawa ng drill nung tayo nasa ESP, nung tayo ay nasa grade 9. Tinuro naman ni teacher ito. May mga skills kasi doon ang kailangan nating i-master. Okay? So, rate their skill mastery. Describe the relevance of skill to the school and describe the relevance of the skill to work. Okay? Makaka-develop ka din ng plan or plano para ma-develop pa ang or ma-improve pa ang yung skills or kakayahan. Ito, hindi rin ito kasali doon sa ESP 9, pero pasadahan na lang din natin. So, ang World of Work test, ito lang naman, simplihan na lang natin. Tinutukoy niya or dinedetermine niya kung gaano ka ba kaalam with regards to the World of Work. Sinusukat niya kung ano na ang hanggang saan na ang nalalaman mo tungkol sa trabaho. Okay? I think natapos na nag-conduct kayo ng ng webinar no sa account sa PNP. So siguro naman may idea na kayo or BFP, I should say. May mga inintroduce naman siguro silang mga tawag dito. Para sa career planning kung gusto niyong kumuha ng magtrabaho sa BFP later on ganun. So at least may idea na kayo kung ganun pala ang mangyayari sa akin, ganun pala ang mga trabaho doon sa BFP if ever nagpursu ako ng career na nakalinya sa pagiging uniform personnel. PNP, BFP, mga ganun. Kaya kayo ine-expose sa World of Work. Ayan. Ayan, future. What do you know about the World of Work? So ano nga ba talagang alam mo na or mga hindi mo pa alam sa pagtatrabaho or sa paggawa? Kailangan nating alamin yon. Importante yon. Nakakatulong yon para tayo ay mag-guide sa pagkuha or pagpursu ng career or course. Again, mas gusto kong gamitin yung term na career instead na course. So, ano na ang magiging buhay mo after high school? Natanong na ba ninyo ito sa sarili ninyo? Sino dito nagpaplano ng mag-asawa? Kaagad at magkaroon ng maraming anak. Sakit sa ulo yon, huwag niyong gagawin yun. Okay, pagplanuhan natin. Okay, pag-usapan natin ang buhay-buhay natin pagkatapos ng high school or senior high school. Eto, tanongin ninyo yung sarili ninyo, ano bang gusto kong maging paglaki ko? Pagkatapos ko ng high school, ano kaya magiging buhay ko? 10 years from now, ano kaya magiging buhay ko? Ilan na kaya anak ko? Na joke lang. Okay. Sabi dito, it is never too early to start thinking about the future. So, sa pagpaplano sa career, hindi bawal or hindi niya pinagbabawal or hindi nililimit ang pagiging advanced mag-isip na sinasabi natin. So, bata pa ako, high school pa lang ako, hindi pa ako nakagraduate ng high school. So, masyado pang maaga sa akin para magplano kung ano ang mangyari sa buhay ko the next 2 years, 5 years. So, it's never too early. Iba nga dyan, di ba? Masyado nagmamadali. Nagmamadaling magka-jowa, magka-asawa, magka-anak na marami. So, yun. Ganun. Kung ganun ang kaisipan ninyo or yun ang iniisip ninyo, hindi yun nakakatulong actually. Naranasan ko na yun. Okay? So, eto. Importante ito. What you are doing in school now will have an impact in what you do in the future. Napakalaki ng epekto ng mga pinaggagawa mo ngayon habang nag-aaral ka kapag ikaw na ay sumabak sa World of Work na tinatawag natin. Kung ano yung attitude mo or values mo nung nag-aaral ka pa lang,
ayun ang magiging, dadalhin mo talaga yun eh. Dadalhin mo yun, hindi mo yun maiwasan. It is very inevitable. Alam ko to kasi maalala ko may mga values ako at traits nung ako'y nasa high school at nasa college na hanggang ngayon na nagtatrabaho na ako sa DepEd, eh, dala-dala ko pa rin. May mga magaganda, may mga hindi maayos. So, importante yon na alam natin. Marirealize yan kapag kayo ay may trabaho na. Ayun, kung pala absent ka nung high school, ganun din. Ganun din sa trabaho. Minsan, ano, nakakaano lang, pero nakakatawang isipin, pero totoo talaga yan. Hindi mo yung maiiwasan. So, paano yun maiiwasan? Okay. Habang nasa formal schooling ka pa lang, or nag-aaral ka pa lang, eh, ayusin mo ng buhay mo. Diba? Para huwag mong dalhin yung mga bad values, mga hindi maayos na traits mo sa pag nagtatrabaho ka na. Do chismos ako, edi ko ha, edi high school ka, edi high college ka, eh, nung mapagka dyan trabaho, do chismos, so kanto, but lang. Siyay lang, diyay. Nawatan? Okay. Eto, importante to. Ewan ko kung maniniwala kayo kung sasabihin kong walang ibang nakakakilala kung sino kayo kundi yung sarili niyo mismo. Huwag kayong umasa sa tatay niyo, huwag kayong umasa sa nanay ninyo, sa kapatid. Tatanungin mo sa nanay mo at sa tatay mo, ano ba talaga ako? So, ikaw nakakaalam yan. Sariling tanong, sariling sagot. Who are you? And I'm sure, kilala ninyo ang sarili ninyo. Maliban na lang kung pati sarili ninyo ay dinadaya ninyo. No? May mga ganun eh. Mga tao na pinipili nila kung anong personality na gusto nilang i-project sa iba na hindi naman talaga sila yon. Medyo malabo yon, ano? Kasi kahit anong gawin natin, kung ano talaga tayo, yun talaga ang magiging tayo. Okay. Ano ang gusto kong gawin? Ano ang mga hindi ko gustong gawin? Kailangan nating alamin yon. Kailangan nating alamin, okay, let's go back again sa Raya Sectes. Kailangan nating alamin ang ating mga interests. What are my interests? Anong gusto kong gawin? Anong ayaw ko? Ano ba yung values ko? Ano ba yung mga importanteng bagay sa akin? Ano ba yung hindi importante? Okay. It is very absurd, ano? Nakakatawa lang kasi na yung mga iba, nagbe-venture sila sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga importante sa kanila. Kasi pag hindi importante ito, huwag mo na ipilit. Huwag mo pag-aksayan ng panahon. Mag-focus ka doon sa kung ano yung importante sa'yo. Ano ba? Karir ba? Pag-aasawa? Ayun. Kung pinili mong mag-asawa ng maaga at magkaroon ng maraming anak, yun ang values mo. Yun ang importante sa'yo. Diba? Yun lang. Ano yung mga talento ko? Wala eh, kumain. E di dun ka. Diba? Kung ang value mo ay food, kumain, or kung ano man yan, doon ka mag-stick. Huwag mong, yun nga, sinasabi ko, paulit-ulit kong sasabihin ito, huwag mong ipipilit yung mga bagay na hindi talaga para sa'yo. Ouch. Parang, relate na relate ako doon ah. Ayun, huwag mong ipilit yung sarili ninyo sa mga hindi talaga para sa inyo. Yun. Kaya may mga jowa dyan, no? Kapag feel ninyo na ayaw na sa inyo ng ano, huwag nyo ipilit yung sarili ninyo. Okay, eto. What am I good at doing? Huwag niyong isipin kasi yung mga iba na medyo negative or napaka-negative nila. Ay, hindi ako magaling sa mathematics eh. Bobo ako sa English eh. Wala din akong alam sa science. Mag-humes na lang ako? Bobo ako sa math. Kung hindi pwede sa akin ng ABM. Bobo din ako sa science. Hindi ako mag-i-STEM. So, humes na lang. So, huwag kasi nating isipin yung hindi natin, yung mga wala sa atin. Okay, kasi wala nga yun. Ang isipin natin, ano yung mga bagay-bagay? Imposible naman sa lahat naman na bagay na ano, wala ka nang alam gawin. Meron at meron yan. So, eto, kailangan natin kasain lang ano, ang mga kaya nating gawin para
ito ay magamit natin sa pagpaplano sa magiging career natin. Yun, magulo. Diba? Career, job, success, ano ba talaga? Ano ba? Ano ba talaga, kuya? Oh, alam na ba ninyo kung saan kayo pupunta? Where are you going? Saan na ba patungo ang buhay ko ngayon? Mag-aasawa na ba ako? Okay, mag-set tayo ng goals. Eto. Kung maalala ninyo, sino sa inyo dito naging estudyante ko nung nagtuturo pa lang ako ng ESP9? Okay. So, meron tayong dalawang goal eh. Diba? Kung maalala ninyo, meron tayong short-term goal at long-term goal. Okay. Kasadahan natin konti. Ano ba ang long-term goal? Okay. Ang long-term goal, ito yung pang mahabang panahon. Okay, say for example, ang goal ko ngayong school year na to ay mag-graduate with honors. So long-term goal 'yon. Dahil one school year 'yon. So kung 'yon ang long-term goal ko, ano ang mga i-set kong short-term goal para ma-attain ko ang long-term goal? Well, edi pagplanuhan mo yan, i-chop mo yan per grading or per semester. Dapat sa first sem, hindi ako magkakaroon ng grades na mas mababa sa 85, ganun. So second sem siguro, pagbubutihan ko pa. So yan ang mga short-term goal para ma-attain ang long-term goal. Okay. Ito. Tinatanong natin ito eh. Madalas. Ano ba ang mga available na jobs para dito sa career ko na to? Para sa course ko na ito, para sa Humes na ito. Okay, isa dyan yung sa BFP nga, yan nga. Pero hindi lang yun ang mga jobs na available, marami pa yan. Kapag humanistic kasi, ang daming sakot yan eh. Say for example sa akin, kung nauso noon ang K-12 at mayroon senior high school, malamang sa malamang Humes din ako. Kasi humanities ito eh, social science, ang psychology. So, kung gusto nyo, sa mga nagpaplanong kumuha ng psychology dyan at mga ganun, guidance counselor, etc., na may kinalaman sa social sciences, yun, para sa inyo talaga yung Humes. At hopefully, umaasa ako, no, na magtutuloy-tuloy ang kwan ninyo, ang pinili ninyong strand na Humes para hindi tayo magkalituan. Yung iba kasi kumukuha ng Humes para wala lang, walang plano. Ano bang gusto maging pagka-graduate mo ng senior high school? Wala, maging kuburador ng STL, kumuha pa ng Humes, di ba? Ba't di ka nalang nag-ano ng iba? Kung yun lang pala plano mo sa buhay mo. So yun, iwasan natin yung maging parang walang kwenta. Okay. Pero eto ah, Huwag natin masyadong pag-isipan itong job na ito. Itong gusto kong maging trabaho, gusto kong may manager ka agad ng bangko, gusto kong may... Huwag natin munang isipin yon. Yun nga, unahin natin kung ano, pag-isipan natin, ano bang pwede kong gawin sa buhay ko? Ano ba yung meron ako? Ano ba yung values ko? Anong interest ko? Yun, yung mga binanggit ko kanina. Yun ang importante. Huwag tayong masyadong mag-focus sa job. Okay? Ito, etong pagtuunan natin ng pansin. What are the different jobs that match my skills? Ano ba yung, ito yung kaya ko naman ganito. Maaring mahina ako sa mathematics, pero magaling ako sa chismis. Ano kaya ang mga job na pwede sa akin? Pwede kang sa future mo, pwede kang magplanong maging broadcaster or ano, newscaster, di ba? Kung yun ang gusto mo. Okay. Take action. Ito ang kulang kasi sa atin minsan. Puro tayo plano, wala namang nangyayari. Yun. Kung magpaplano ka, kailangan umaksyon ka din. Ano? Kailangan yan eh. Huwag tayo maging passive. So, nasabihin mo, oh, hanggang ngayon, wala pa akong trabaho. Ano? Eh ano ba kasi ginagawa mo? Nakaupo ka lang na maghapon. Hindi ka nung maghanap ng trabaho. Diba? So, yun.
Find out what college courses you can take to develop skills for this job. So yun, graduate na kayo ng senior high school, so kailangan yung alamin. Okay. Eto. Steps. Okay, learn about yourself. Ito pinaka-importante. Kailangan alamin mo muna kung ano ka bago mo isipin yung iba. Okay, learn about careers. Kailangan mong pag-isipan, mag-research ka tungkol sa mga career na available para sa'yo. Ano, the near future. Eto, make a plan. Of course, if you make a plan, you must take actions, your plan. Kung nagplano ka, kailangan tuparin mo ang pinagplanuhan mo. Okay? Hindi ka puro plano-plano lang. Okay. Eto, after high school, yan. Ano ba ang mas gusto ko? Mag-college ba ako or mag-enroll na lang ako ng vocational courses like skills sa TESDA or whatever other courses na available sa vocational school. Okay. Eto, students who go to college or vocational school can get better jobs than those who don't. Totoo ito. The more na mas mataas yung pinag-aralan mo, mas maraming available na job na naghihintay sa'yo. So nga hantay sa dot niya agbasa, nga gadal. Kaya kahit ako, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. So hindi masama ang mag-aral. Okay. Tapos na ako senior high school. Ay, ito lang yung gusto kong ano, ito lang yung pangarap ko sa buhay ko. Makatapos ako ng senior high school, tapos mag-aasawa na ako yan. Magpaparami na ako ng lahi. Okay, huwag ganun, no? Okay. Ayan. So, medyo bilisan na lang natin ng konti. Okay, definitions, task. Ito, magkakaiba ito. Ah. Although aligned sila sa isa't isa, yung task, yung job, at saka career. Ang task ay, ito yung specific na ina-accomplish natin araw-araw. Okay? Ang job naman, ito yung position natin kapag tayo ay naging successful sa ating career. Ang career naman, ito ang progression. Ano? From your formal schooling to career, your job, then we call that career. Paano sir, wala pa akong career? Meron ka na nga bang career? Meron. Isa kang estudyante. Yan na to. Doc Epa. Storbo. Storbo si Doc. Okay. Occupation naman, ito yung interest or industry within which you work. Okay, so magkakaiba yun ha. Magkaiba ang task sa job, magkaiba ang career sa occupation. Ang occupation, ito yung trabaho. Ang career, ito yung path mo from your formal schooling going to your job. So ngayon, may career kayo. Nag-aaral kayo eh. Pero wala pa kayong occupation. Wala pa kayong trabaho. Gets? May task ba kayo? Meron. Kasi araw-araw may task kayo yan. Job, wala pa kayong job. Ito yung wala pa sa inyo ngayon. Wala pa kayong job at wala pa kayong occupation. Pero may career na kayo at mayroon kayong task. Okay? Maliwanag? Okay. Paano ako magsisimula? Itong pinakamahirap sa pagpaplano. Pagsisimula. Paano ako magsisimula? Okay. May mga question kasi tayo na mali in nature. Ito yung mga tinatanong natin sa sarili natin bago tayo magsimula. Ano nga bang mga in-demand na job? Okay, this is a wrong question. Kasi naapan ko ito. Mali ito. Okay. Ano ang mga trabaho na may malaking sahod? Dati, nung kami. Ang pinaka in demand noon na trabaho ay nursing at saka high paying ang nursing noon eh kasi
natatanggap sila abroad, ganun. May mga doctors nga eh nga nag-ano na doctor sa Pilipinas pero gustong mag-apply in, sa abroad na nurse. So parang malabo naman yata 'yon. Doktor ko sa Pilipinas, tapos mag-ano ka, mag-apply ka ng nurse as a nurse sa abroad kasi malaki ang kita. Which is very wrong. Kasi hindi mo na sinusunod yung career path mo. Yung pinagplanuhan mo nawala na. Yung action mo hindi na rin akma doon sa pinagplanuhan mo. So walang saysay. Hindi 'yon mako-consider na successful career. Although mataas ang sweldo mo, in demand yung pinili mong trabaho, hindi ka naman masaya. Wala naman yung sa plano mo. So, hindi ka rin successful. Ito na sinasabi ko. What jobs can I do abroad? Gusto kasi mag-abroad. Alam niyo, sa Pilipinas, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na brain drain. Okay? Alam niyo yun? Ang brain drain, ito yung mga graduate sa Pilipinas na napakatatalino pero ayaw nilang magtrabaho sa Pilipinas. Gusto nilang mag-abroad kasi mas mataas daw ang sahod doon. They want to go to America. Mga ganun. Graduate ka ng ano dito, ng nursing, graduate ka ng doctor, graduate ka ng psychology, and then, gusto kong mag-abroad eh. Gusto kong punta ng America. Anong gagawin mo doon? May umbitas ng apples. Diba? So, ang trabaho mo ngayon dyan, Brad? Nasa abroad ako ngayon, pre. Anong trabaho mo dyan? Wala. Tagapitas ng apples. Kasi ito lang yung job na available para sa akin dito. Kahit engineer ako dyan sa Pilipinas, eh ito yung available na job kasi dito sa abroad. So yun lang ang available sa akin. Ito. Ito ang kaisipan ng mga taong ayaw mag-effort. In other words, mga tamad. Iniisip nila eh, ano kaya ang mga job na available na hindi ka masyadong nag-e-effort pero mataas ang sahod or mataas ang kita, malaki ang kita. Mali yon, wrong question yon. Kasi tinutulungan ka o tinuturuan ka lang niyang maging tamad kapag ganito ang tinatanong mo sa sarili mo. Ano ang mga trabaho na ano na hindi ako magtatrabaho ng isang araw? Yung gusto ko lang magtrabaho kasi dalawang oras lang eh, tatlong oras lang eh. So yun. Which career can get me promoted fast? Okay. You are just after the promotion. Eto. Nako. Mga maling question ito. Okay. Ano ang mga trabahong mabilis lumago? Ito, minsan, nag-aisipan ng mga business-minded dito eh. How can I expand? How can I expand my business? Paano ako kikita ng mas malaki pa? Okay. Take note na itong mga question na ito ay hindi nyo dapat tinatanong sa sarili nyo kapag kayo ay nasa kalagitnaan ng pagpaplano. This will not help. Ito ang mga kailangan nating itanong. Ano ba ang nakakapagpasaya sa akin? Ayun. What will make me happy? Ano ba ang passion ko? Ano ba ang mga gustong-gustong ginagawa? At ano ba yung mga pangarap ko? What do I dream of doing? Ano ba yung mga pinapangarap kong mangyari sa akin? What do I really want to do? Ito. Ang mga pwede niyong itanong. Okay? Actually sa akin hindi ko masyado pinagplanuhan kung ano man yung career ko ngayon ano. Kasi wala pa kaming ganito noon. Maswerte kayo may mga career coaching kayo ngayon. Kami noon kasi wala. Pero at least alam ko noon na high school pa lang ako, I think third year. Sinabi ko na sa sarili ko na ay gusto kong mag-psychology. Pero wala pang Humes noon ah. Ano pa lang tayo noon eh. Basic education curriculum pa lang, hindi pa ako K-12. Okay.
So, kapag natanong mo na ito sa sarili mo, anong nakapagpapasaya sa akin, ano ba yung passion ko, ano ba yung pangarap ko sa buhay, and then, magsimula ka na. Okay, you start finding out who you are. Ito, wag na nating ano to, kasi nabanggit ko na kanina. Ito lang yung mga possible na career mo or job mo kapag ikaw ay realistic type. Kaya pwede maging engineer, architect, forester, pilot, at marami pang iba. May examples lang naman to. Yan, military officer. Okay, sa mga nagbabalak mag-pulis dyan. Okay, investigative. Ayan. So, sample lang itong mga to. O, hindi ko na i-expound. Okay. Artistic. Mga magaling mag-inarte. Hindi, mga creative. Tungkol sa arts. Kung namin dito na doon, makita na lang drawing. Puro plano hanga kung gusto ti plano. Artistic tigi jay. Okay? So, sinasabi ko naman na kanina kung ano ang ibig sabihin ng RIASEC. So, ang RIASEC ay realistic, investigative, social, enterprising, at conventional. Okay. So, ito mga to, ano lang to, mga sample lang ng, example lang ng mga job. So, ito, pag social, kayo, expected na socially inclined talaga kayo ha, kasi humanistic kayo unless hindi nyo pinagplanuhan ang pinasok ninyong Humes. Nag-Humes lang kayo kasi wala lang. Just because. Okay. Kailangan maging socially smart kayo. Service oriented. Ayan. Helping others, counsel others. Yon. Enterprising, ito yung mga EBM naman to. Hindi to para sa inyo. Ang enterprising. Pero pwede nyo subukan. Hindi ko naman nililimit. Ayan. Kapag conventional kayo, ito yung mga taong masisinop or organized. Well-organized sila. Ayaw nilang nagugulo yung gamit, maayos yung pagkakalagay ng mga gamit, yung pagsasort, kailangan ganun. So, very idealistic sila yan. Very conventional. Ayan. Ito naman mga ito, mga conventional na tao. Ito yung mga nasa sa financial, no? Sa mga records keeping, magagaling sila diyan. Kasi maayos sila, organisado sila. Kapag kayo ay burara, huwag na kayong kumuha ng CPA, huwag na kayong mag-accounting, huwag na lang kayong maging clerk, at huwag kayong papasok sa bangko. Kasi mang-hold up lang kayo doon for sure. Okay. Ayan. So, tapos na natin yon. So, sa personality, nasabi ko na rin to kanina. So, eto, your personality should fit your career choice. Sasalta ko muna. Okay. Huwag kang kumuha. Gago, sudata. Narinig niyo ako? Okay. Ito na yung sinasabi ko nina na huwag kayong pumili ng karir na hindi naman talaga fit sa personality ninyo. So, masyado kayong mahiyain, huwag na kayong mag-teacher, parang ganun. Okay. Yun. Knowing your personality will help you understand yourself better and will help you in interacting with others. Kapag kilala mo kasi yung personality mo, hindi ka na mahihirapan eh. Hindi na problema sa'yo kung ano ba yung mga job na pwede sa akin. Kapag yun ang personality ninyo, hindi nyo mababago yun. Kasi ang trait or personality ay everlasting. Mula pinanganak ka, yun na yung pagkatao mo. Okay? Pag-aaralan nyo yan kapag kayo kumuha ng psychology. Mga ganong type ng course. Okay, so pag-usapan natin ng personality. So, wag na tayo masyadong magtatagal dito sa personality type kasi wala naman sasakit lang yung ulo nyo. Hindi pa naman tayo mga psychologist. So, wag na nating pag-usapan muna ng personality type. Pero,
ang personality nakakatulong talaga yan. Okay? Later on siguro, if we have enough time, if we have the material time, I will show you an example of personality type test. Meron ako dito actually, pero hindi ko na ipapakita or hindi na ako mag-ano. Ayan. Hindi ko na rin ito ano, i-expound itong pagiging introvert or extrovert. Medyo ano na itong mga to eh, mga psychological jargons na itong mga to eh. So, I will not bombard you with terms na hindi pa kayo familiar. Ayan. Ayan, mga personality type itong mga to. Hindi nyo rin ma-appreciate to kasi hindi kayo mag-test. Kung nakikita-kita sana tayo at nagkakandak ako ng face-to-face interaction, exit interview, talagang mag-test kayo nito. Mga grade 12 noon, nag-test sila ng ganito. Pinag-test ko sila. At okay naman. Nakakatulong naman daw sa kanila. Ah, ganito pala ako, ganito pala yung personality ko. Oo, ganyan ka. Hindi mo naman ito madadaya eh. Hindi mo ito madadaya ang mga ganito. Kasi itong mga to, mga personality type test, projection test, ginawa ng mga psychologist yung mga yan. At hindi yan talaga magkakamali. Uri suitigan nyo, hindi ito madadaya. Lalabas at lalabas talaga kung ano yung personalidad ninyo. Okay? Ah, hindi ko na rin, eto, mga codes lang to. Codes to ng personality. Okay. You can ask me kung ano, kung gusto ninyo, bibigyan ko kayo ng kopya nito, pero medyo malabo sa cellphone ito, hindi niyo ito makikita. Meron akong kopya nito at yung test din mismo para magkaroon kayo ng idea na kung ano ang personality type niya. And I tell you, ito talaga malaking tulong ito sa inyo sa pagkilala kung ano yung personality ninyo. Okay? Pero wag niyo kapag magkaroon kayo ng ganitong tool, hindi niyo pwede kasi itong i-share eh, sa iba eh. Okay? Actually, ang mga nagbibigay lang ng ganitong mga test ay mga sa amin, mga psychologist, mga psychometrician. Yon, sila lang ang allowed, sila lang ang authorized. So, huwag niyong, kwan, pag dito, huwag niyong isi-share. Yan, yung values na kanina yan. Mm-hmm. Okay, eto. Saan kayo dyan? Sa Humes. Ito applicable lahat sa atin, sa humanities. Kailangan mayroon tayong communication skills, kailangan marunong tayong mag-solve ng problem, at kailangan nating maging responsible. Kailangan tuloy-tuloy ang learning natin, huwag tayong huwag nating limitahan yung sarili natin na ay ito lang yung gustong aralin. Okay? And it is expected for you to be socially inclined. So, marunong kayo dapat makihalubilo sa tao. Okay? At kailangan nyo magkaroon ng skill, syempre. Yan. So, self-management din. Kailangan nyo i-manage yung sarili ninyo. At sa technical skills, medyo hindi ito importante, no? Pero importante pa rin. In a sense, sa kapag kayo na nagtatrabaho or nasa field of work na kayo, kailangan nating magkaroon ng skills technically. Okay. Actually, hindi naman naituturo lahat ng ng skills eh. Napag-aaralan kasi ito, self-learned. Nakakatulong ang school, syempre. Mga activities sa school at yung hobby ninyo.
Eto, volunteer work. Medyo nagkaroon kasi ng problema ano, dahil sa pandemic, kaya hindi tayo masyadong na-expose sa trabaho. Hindi natin masyadong na-appreciate si immersion. Hindi natin na-enjoy. So, yun. Eto, ginagawa natin to. Magtrabaho na lang tayo sa bahay instead of ma-expose tayo sa work immersion. So, malungkot, no? Community work, medyo hindi na rin ito na ano na exercise kasi nga yon. Nililimitahan na ng gobyerno ang pagtatrabaho sa community dahil nga nagkakahawaan daw. Okay? So ayan. Ito nga, hindi na natin masyadong na-appreciate ito, itong workplace na ito. Kasi hindi nga naman tayo na-expose sa work immersion. So, yun nga. Nakakalungkot isipin. Okay. Ito. Hopefully, makagraduate kayo on time ano sa college. Etong mga ito, etong naka-flash ngayon dito sa screen, etong mga ito ay online platforms ito kung saan pwede nyong i-search or mag-research kung ano ang available na trabaho. Nakikita ninyo? Okay, eto, natry ko na to, itong jobstreet.com na to. Madaming available na work dito, online ang pag-a-apply, at saka madaling gamitin. Madaling gamitin itong mga platform na to. So, yun. Maraming salamat sa pagkikinig. Kung nakinig man kayo. At kung may mga questions kayo, pwede na lang kayong magbato ng question siguro kay Sir Aldrin o kaya kay Sir Jomar. At I will be willing to answer questions. Kung meron man. Okay, thank you, Sir Boots. Back to you, Sir Aldrin. All right, so thank you so much, Sir, for that helpful and engaging topic. Of course, our students can now learn from you. At the same time, they have the opportunity now to be guided with your topic about career path. And of course, Sir Boots, no, I am so very overwhelmed with the topic that we have discussed for our students. So yun, makakatulong sa kanila, no, when it comes to their career path. Siyempre, hindi ko makalimutan yung nabanggit kanina, your famous line that stressed me out, my dear students. Always remember, huwag mong ipilit ang sarili mo kung hindi ito para sa'yo. No? Again, huwag mong ipilit ang sarili mo kung hindi ito para sa'yo. No? Very good, para Sir Boots. Alright, thank you so much again, sir. Welcome. This time, our speaker is now ready to address all your questions. So, may I see the question from the chat box? You have any question, my dear students? You have any questions about the topics? Just type your question in our chat box. Wala na, sir. Wala na, sir. Okay, Sir Boots, I don't see any questions from the students because they don't have any question from the chat box, no? Sir Jomar, are we done with our... Sir Jomar? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, yawat tira niyan. Sir, may tanggap ko ninyo. Sige, question ako. Okay, Ninyo is ongoing to the question. Again, Ninyo, get away. Ninyo, Andrew Lorenzo, pasok.
Okay, the question is, question goes this way, Sir Boots. Paano pag nakapili ka na ng career mo, eh kulang ka sa financial? Okay. So that is the question coming from Nino and Lorenzo. Balikan natin yung sinabi ko kanina. No? Huwag kasi tayong masyadong mag-focus dun sa mga bagay na wala tayo. Dahil wala na talaga yun. Isipin mo, ano bang meron ako ngayon na pwede kong gamitin para makamit ko itong career na ito? Ulitin ko, no? May kasabihan nga tayo na kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan yan. Napakadaming dahilan. So, yun lang. Okay, exactly, Sir Boots. Any more question, my dear students? Wala na, sir. Wala na, sir. Ay, wala na? Wala na, sir. Wala okay, na, sir. So, awatable lahat. Okay. Sir Jomar, naka-ready na? Wala na, sir. Sir Jomar, okay na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much sa 41 participants of this online webinar with our speaker, Sir Boots. Gay. All right. Sir Boots, please take this opportunity to award this certificate virtually. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 2 Cagayan Valley Schools, Division of Cagayan, District 1 Kalawagan Dakiel National High School, Kataran, Cagayan. Awards the Certificate of Recognition to Sir Wilkin Boots Q. Gaygay for being the resource speaker on the topic High School Students and Their Career Path. During the conduct of webinar on Grade 12 Humanities and Social Sciences Work Immersion School Year 2020-2021 held at Kalawagan Dakiel National High School on April 29, 2021. Awarded this 29th day of April 2021 at Kalawagan Dakiel National High School, Gataran, Cagayan. Signed, Roger U. Buco, PhD, Secondary School Principal 2. All right, thank you so much once again, Sir Boots Gaygay, and that ends our webinar. I hope that our young learners have learned a lot from you. They will also carry your ideas, which brought to them or brought to us by our resource speaker. In behalf of Kalawagan Dakiel National High School Administration, we thank you for this wonderful day. This is Aldrin Para saying thank you and mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Thank you, thank you! Thank you, guys. Thank you, sir. Oh my God, sana di kayo mamatay. Sorry, sir. Sana di kayo mamatay. Thank you all. Sana di kayo mamatay. Sana di kayo kunin ni Lord. Thank you po. Bye-bye, sir. Long sleep, mga men, mga go. Go. Manggi. Okay. May I have your attention, please? Quiet, please. Kinipe. Meron ako announcement. Okay, announcement. Mamayang gabi na lang i-send yung inyong online quiz. Focus muna kayo sa mga sir, modules niyo. Sir, may internet pag gabi, sir. Okay, sir, so any... Don't worry, basta sagutin niyo na lang yung online quiz this week. Okay, so that ends. Goodbye, sige, sir, everyone. Sige, sir. Sana di ka mamatay, sir. Sana. I love you. Sir, thank you, sir. Gama dok ma. Alpacho papi mo nya nyo. Papi mo nya nyo. Sir. Manok ma. Kita nyo ah. Ay, sorry, sir. Long sleeve. Long sleeve.
Diego. Gama, Doc, Manok.